sa pagkising sa umaga. Iba kung nauuna ka sa pagbangon pa lamang. Ibang-iba kung nauuna ka kung sa unang hirit ang panalo ka. Ang buong maghapon ay tiyak na sisla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, sa bisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Magandang umaga mga iga, narito mga unang balita sa araw na ito. Nagsanib puwersa ang Highway Patrol Group at MMDA sa paninita ng mga motorista sa Quezon City kagabi. Target hulihin ang mga nagmamaneho ng lasing at lulong sa droga. May unang balita si Mai Bermudez. Nabulaga ang mga nakamotorsiklo sa bahagi ng IBP Road sa Quezon City dahil sa kaliwatkanang namamara at naninitas sa kalsada bandang alas 9 kagabi. May mga natiketan dahil walang helmet. May mga nasita rin dahil di rehistrado ang sasakyan, depektibo o hindi tama ang paggamit ng ilaw. Mayroon ding reckless driving. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, isinagawa ang operasyon para mahuli ang mga nagmamaneho ng nakainom at posibleng nakagamit ng illegal na droga. Target din ang mga overloaded at speeding na sasakyan, pati na ang lumalabag sa health and safety protocol. Isa na rin po sa mga iniiwasan po natin, yung mga road crash incident. From January to this date, para mga 60 na yung mga nag-positive sa drugs na mga drivers. So yung iba, or karamihan, kinasuhan natin po niyan ng Republic Act 10586. At yung iba naman, siyempre, depende sa ano sir, kinakancel natin yung mga driver's license. Yan. Nire-revoke yung driver's license para hindi na makaulit. Sa kabuuan, 132 ang nahuli. Tatlo sa kanila ang nagpositibo sa drug test. Ang mga yan daw ang dahilan ng aksidente at hindi ang mga bollard na inilalagay sa mga pangunahing kalsada. So makita po natin dati yung mga nabangga nila, yung mga cement na nakaano doon, bollard na tumatalsik dahil po sa overspeeding. Yan ang unang balita. Mai Bermudez, buong puso para sa Pilipino. Kahit sa labasan ng Philippine Area of Responsibility, magdadala pa rin ng mga pag-ulan ang Tropical Storm Leon. Alamin natin kung saan-saan ito magpapaulan. Mula sa ating resident meteorologist, ang ekspertong totoo, Nathaniel Cruz. Magdani! Yes, salamat Igan. Mga kapuso, patuloy nga po ang paglakas ng Tropical Storm Leon. Kaya hahatakin pa rin ito ang hanging habagat na nakakapekto naman dyan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Pero mapapansin nyo mga kapuso, kung ito ay papalayo na ng basa papunta ng Vietnam, eh maaaring sa weekend, wala na po yung ating hanging habagat. Tinangay na yung papalayo, kaya balik tayo sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Silangan. Pero may posibilidad na may mabuuling low pressure area dyan sa may Philippine Sea sa mga darating na araw. Pero ngayon, asahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng basa dyan sa hanging habagat. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may malalakas na ulan ka na dyan sa Mindoro, Palawan, maging dyan sa may Western Visayas at ilang bahagi ng Northern Luzon. Dyan sa Mindanao, yan pong Zamboanga Peninsula at Sulu Island ang mayroong mga pag-ulan sa umaga pa lamang. Tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na yan hanggang sa hapon na kung saan Northern at Central Luzon, mga thunderstorm mararanasan. Dyan sa malaking bahagi ng Mindanao, may malalakas na pag-ulan. Northern Mindanao, Caraga Region, maging dyan sa Davao Region. Kaya maging I am ready po dahil yung malalakas na ulan na yan, magdudulot pa rin ang mga pagbaha at maging ng mga landslide. At dito sa Metro Manila, sa mga lalabas ng bahay, magiging maulap at may ulan. Yung nakikita niyong dilaw at green na yan, yan po yung mga pag-ulan na maranasan lalong-lalo na pagdating sa hapon at gabi sa malaking bahagi ng Metro Manila. Delikado pa rin pumalawit yung mga maliliit na bangka dyan sa mga baybayin ng Zambales, Bataan, pati sa western coast ng Palawan kasama ang Calayan Islands,
at Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island. Kaya lang latest mula sa GMA Weather, ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maghahalong sabik at pangamba ang nararamdaman ng mga negosyante sa Baguio City sa muling pagbubukas ng lungsod sa mga turista mula Region 1 sa susunod na Martes. Paano kaya sila naghahanda? Alamin sa unang balita ni Darlene Kai. Darlene? Susan, sa ngayon ay paisa-isa pa lang yung pumupunta dito sa Mines View Park dahil mga residente pa lang naman yung pinapayagang pumasyal dito. Pero sa susunod na linggo ay papayagan ng bumisita yung mga turistang galing sa Region 1. Kaya naman puspusa na ang paghahandang ginagawa ng ilang mga negosyo dito. Nilagyan na ng mga acrylic barrier ang mga dining table sa hotel na ito sa Camp John Hay. Ang kanilang menu, maaaring i-access gamit ang QR code. Nakaplano na rin ang kanilang disinfection procedure sa bawat kwarto. Lahat yan, bahagi ng mga paghahanda para sa muling pagtanggap sa mga turista ng Baguio City. Sa darating na Martes o September 22, pwede na uling bumisita rito sa Baguio ang mga residente ng Region 1 o mga taga La Union, Pangasinan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. I think most of the hotels here accredited by the Department of Tourism are well prepared in terms of the safety protocols. Now, for the guidelines, we're just waiting for the final guidelines coming from the local government unit. Hindi na rin makapaghintay ang Pony Boy sa Wright Park na subukang maibalik ang sigla ng kanilang negosyo. Almost ilang buwan na rin po kaming walang kita, kaya excited na po kami para lalong maging maayos yung hanap buhay ng mga kasama. Marami raw magiging pagbabago para masigurong sumusunod sila sa health standards. Ang ginawa po namin by scheduling, hindi po yung full na lahat kami lalabas. Siguro mga 20 or more than participants lang bawat araw. Pero naroon pa rin ang pangamba. Kailangan po eh kasi para may kita po, ganun. Pero may part pa rin na siyempre nakakaba po kasi eh nga po. Yung siyempre pandemic pa rin po, ganun. Pero yun, okay lang naman po. Kailangan po eh. Sinisiguro naman ang lokal na pamahalaan ng Baguio na magiging mahigpit ang proseso sa pagpasok ng mga turista. Susan, umaasa yung ilang negosyante na nakausap namin na tuloy-tuloy na yung pagpayag na bumisita ulit dito yung mga turista. Kaya naman dahil 99 days na lang, Pasko na, nagsisimula na silang maghanda at magplano. Yung ilan meron ng nakalatag na Christmas activities, yung ilan naman discount packages para sa mga bibisita dito. At yan ang unang balita mula rito sa Baguio City. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Isang plantasyon ng marijuana ang nadiskubre ng pulisya sa pagitan ng Benguet at Ilocos Sur. Binunot at sinunog ang mahigit 6,000 pananim na marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Ayon sa pulisya, pahirapan ang pagpunta sa lugar dahil matarik. Posibleng sinadya ito ng mga nagtanim para hindi madaling mapasok. Walang nahuli. Hinihintay pa desisyon ni Pangulong Duterte kung dapat bang ituloy ang pagbawas sa distansya ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Ano naman kaya ang tingin ng mga pasahero? At live mula sa Commonwealth Avenue, may unang balita si James Agustin. James! Igan, good morning. Karamihan dun sa mga bumabiyahe na pampasaherong bus dito yan sa Commonwealth Avenue. Partikular yung mihinto dito sa Litex kung nasaan ako ngayon ay pinapatupad na yung reduced physical distancing. Pero kung ang tatanungin, yung mga kapuso nating pasahero na sumasakay sa mga bus na yan, ay hindi sila pabor. Ika-4 na araw ng reduced physical distancing sa mga pampublikong sasakyan. Ang dating 1 metro na pagitan ay naging 0.75 meter na lang. Dito sa Commonwealth Avenue, may mga bus na pinapatupad na ito. Mula sa 28 pasahero, ay naging 33 pasahero na ang pinasasakay. Mayroon din namang nahihirapan daw ito ipatupad. Kaya ang ginagawa pa rin sistema ay one seat apart. Hindi rin pinapayagan na may mga nakatayong pasahero sa mga bus. Kahit ipinapatupad na ito, posible pang mabago ang desisyon manggagaling mismo kay Pangulong Duterte na inaasahan ngayong araw. Kung ang mga pasahero ang tatanungin, hindi rin sila pabor sa reduced physical distancing. Kailangan may distansya yung ano. Medyo magkadikit na yun.
sabihin, pag mayroong virus yung isa, malamang makahawa yun. Hindi po ako papayag na gano'n ang pagkikip. Kasi mahirap po eh. Alam mo naman yung pandemya ngayon. Samantala, sa mga oras na ito ay napakaunti ng mga pasero na naghihintay ng masasakyan. Dito yan sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Litex. Mas marami pa nga yung mga busano na humihinto ng ilang minuto dito para maghintay ng mga pasero. Ang biyahe po niyan ay mula doon sa may San Jose del Monte, Bulacan hanggang sa Quezon Avenue. Mahigpit pa rin na pinapatupad yung mga minimum health protocols. Bawal sumakay yung mga pasero na walang suot na face mask, na face shield, at sinecheck din yung body temperature ng mga pasahero. At nasusunod naman talaga yung physical distancing. Sa lagay ng trapiko sa kabahan ng Commonwealth Avenue, yung mga papunta sa area ng Elliptical Road, maging doon sa Fairview, ay maluwag po magkabilang direksyon sa mga oras na ito. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino. Samantala, inaalmahan din ng ilang driver ang bawas physical distancing sa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan. Para pakinggan ang kanilang panig, makakausap natin si Alliance of Concerned Transport Organizations National President Efren De Luna. Magandang umaga, Ginong Efren. Magandang umaga, Susan. Okay, so tutol kayo doon sa pinaluwag na physical distancing sa mga pampublikong sasakyan. Ano ang gusto ninyo doon sa sistemang ito? Number one, ay nakikita namin na number one, tinututulan namin yung pagbabago ng 1 meter distancing para doon sa mga sa atin. Pero nakikita natin, pag kayo na tinatawag na binago at binigyan ng tinatawag natin ng pag-limit, ay isa yan sa mga tinatawag natin na makakapinsala at delikado para sa mga pasahero at saka sa mga driver. Kaya ang paninindigan namin ay huwag na sanang magkaroon ng pagbabago yung 1 meter distancing. At ang hiling na lamang namin ay lugar, ang nahapol naman ng ating pamahalaan ay yung kakulangan ng ating mga pasahero. Pero ang hiling na lang namin ay marami pa ng mga jeepney na hindi pa binibigyan ng pagkakataon na lumabas at yung pangangailangan ng mga tao at saka yung mga UB Express. 10% pa lamang ang nabibigyan nila ng pagkakataon na makatakbo. Kaya kung yan ay mabibigyan ng pagkakataon ng lahat ng public utilities, hindi na sana magkakaroon ng tinatawag natin na pag-aaral sa pamamagitan ng pagbabago ng distancing. Apo. Ginawang De Luna, ano yung masasabi nyo doon sa hindi naman pala required ng LTFRB yung plastic barrier sa mga jeep? May mga gumastos na, di ba? Maglalagay pa rin ba kayo nito? Number one, ayan niya yung kakulangan ng ating pamahalaan, lalo-lalo ng LTFRB. Kasi wala silang tinatawag na maayos sa protocol. Nung Marso pa lamang, tinasabi na tinatawag natin ang number one ay magkaroon ng tinatawag na distancing. Kaya kami naman ay nag-iintay ng tinatawag na palabasin kami. Nung binigyan kami ng mga unti-unti ng paglabas ng aming mga sasakyan, ay kami mismo ang gumawa ng pamamaraan para magkaroon ng tinatawag na physical distancing. At nakikita namin ay mas maganda kung mananatili ang tinatawag natin ng mga barrier na nilagay namin sa kadahilanan na may security na hindi magkakaroon ng magkakadikit-dikit ang mga pasahero namin sa loob ng aming sasakyan. Ginong De Luna, sa susunod na buwan, magkakaroon na yung LTFRB ng Net Service Contracting Scheme kung saan ang sistema ito babayaran ng gobyerno yung mga driver. Depende sa servisyo nila kada kilometro sa mga espesipikong ruta. Ano masasabi niyo rito? Pabor ba kayo sa ganitong sistema? Ay, hindi totoo yun. Dahil ang lumalabas na naman yan, parang ang palalabasin nila yan ay babayaran na lamang. Ang gagawin nila dyan, yung mga tinatawag natin na mga dayuha, yung mga bagong lalabas dito ng mga bagong sasakyan, yan yung tinatawag natin na parang pupuntratahin. At sila na lamang ang tinatawag natin na magsasakay. Hindi para sa amin ang maikabubuti yan. Dahil may liitin mo naman kami ng mga prangkisa, bakit magkakaroon pa tayo ng tinatawag na sinasabi nila na lahat ng serbisyo ay babayaran ng gobyerno. Kasi ngayon pa lang, hanggang ngayon, yung ayuda nga hindi kayang ibigay sa amin. Yung pa kayang tinatawag natin na yung gobyerno na mismo ang magpapalakad ng ating transportasyon dito sa ating bansa. Okay, sige, maraming salamat. Ginong De Luna, susubaybayan natin kung ano mga magiging development. Sige, okay. Susan, may panawagan sana ako. Sige po. Magkakaroon po kami ng tinatawag natin na motor pin ngayon. At bilang katunayan ay unti-unti na ho kami nagkikita-kita dito sa Memorial Center patungo po dito sa tinatawag natin sa LTFRB. At ang panawagan po namin ay palabasin na po lahat ang PUB
ang mga publikong sasakyan at ang UB Express po ay medyo nakalimutan na. Okay, maraming salamat. Maganda umaga, Alliance of Concerned Transport Organizations, National President Efren De Luna. Apat na empleyado ng Rural Health Unit ng Coron, Palawan na nagpositibo sa COVID-19. Sa Zamboanga City naman, naka-lockdown ang Gusalit Compound kung saan may mga nagparty umanong residente. Narito ang unang balita. Sa kabila ng mataas na kaso ng COVID-19, nagparty umano ang ilang residente sa Zamboanga City. Ayon kay Mayor Ben Climaco, hindi nasunod sa naturang party ang physical distancing at pagsusuot ng face mask, kaya kumalat ang COVID sa mga kaanak at ilang bisita. Ini-lockdown na ang gusali at compound kung saan nangyari ang party. Sarado hanggang Linggo ang Rural Health Unit ng Coron, Palawan matapos magpositibo sa COVID-19 ang apat na empleyado nito. Pero maaari pa rin magpakonsulta sa pamamagitan ng telepono. Nakatakda ring i-swab test ang lahat ng empleyado ng RHU Coron. Inanunsyo ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok na mananatiling bukas ang mga sementeryo sa kanilang lalawigan sa Undas. Gagawa ng visiting schedule ang mga alkalde at barangay officials para hindi magsabay-sabay ng pagpunta ang mga residente. Di gaya sa Ilocos Norte, sarado naman ang mga sementeryo sa Kidapawan City sa Undas. Pagmumultahin ang mga dadalaw pa rin sa sementeryo mula October 29 hanggang November 3. Sa buong bansa naman, umabot na sa halos 273,000 ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Mahigit 60,000 dyan ang active case o nagpapagaling pa. Mahigit 207,000 naman ang gumaling na at mahigit 4,700 ang namatay. Para sa unang balita, Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipino. May message sa mga millennials si Ant-Man Paul Rudd. Name is Paul. I'm 6 feet tall almost. Like a certified young person, cool pero awkward ang video ng 51-year-old actor. Ayon kay Paul, dahil ang millennials daw ang ilan sa biggest transmitters ng COVID-19 sa New York, dapat magsuot sila ng face mask. Biro pa ni Paul, si New York Governor Andrew Cuomo daw mismo ang kumausap sa kanya para mag-issue ng reminder. Igan patay ang mag-ama mataas umanong makainkwento ang pulisya sa liblib na bahagi ng Teresa Rizal. Ang pamilya ng mga biktima ay tinanging nanlaban ang kanilang mga kaanak. Narito ang unang balita ni Bam Alegre. Labis ang dalamhati ng mag-anak na ito matapos masawi sa di umano'y engkwentro ang mag-amang sina Rodel Basi at Romar Pangilinan. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, nagpang-abot daw sila sa kubong ito sa matarik na bahagi ng Barangay Dulong Bayan, Teresa Rizal. Pero iba ang asaksihan ng kaanak, wala naman daw panlalabang nangyari. Narinig na namin yung putukan. Hindi na kami pinalapit nung bumaba kami. Tapos yung tinatanong namin ngayon lang namin nalaman, sabi patay na daw yung asawa ko. Masakit dito, pati anak ko pa nadamay. Tumanggi magpaunlak ng panayam ang PNP Anti-Kidnapping Group. Hindi malinaw kung ano talaga ang kaso ng mag-ama maliban sa sinabi ng barangay. Yung pang ang dahilan po nung nag-iingat ng barel siya at napatunayan naman nung mag-search warrant sila doon. Nakita yung isang shotgun sa isang .45 at saka isang .9mm. Dinala ng pulisya ang isa pang anak na menor de edad sa di pa malamang dahilan. Mula Teresa Rizal, Bam Alegre, Buong Puso para sa Pilipino. Arestado ang tulak umano ng Shawot, dalawa niyang runner sa bypass operation sa Quezon City. Ang target ng operasyon, itinago pa ang droga sa kanyang underwear. May unang balita si James Agustin. Hindi lang pamamasada ng tricycle ang pinagkakaabalahan ni Jason Garcia. Sumasideline din umano siya sa pagtutulak ng droga. Kagabi na aresto siya sa bypass operation sa kanyang bahay sa Barangay Tandangsora, Quezon City. Huli rin ang dalawang runner niya na sina Ralph Ignacio at Ronald Riyad. Lahat sila dati nang nakulong dahil din sa droga. Ikawalo pa nga si Garcia sa listahan ng top 10 drug personality ng QCPD Station 3. Di isa lang yung residente namin diyan, yung Jason. Ngayon ko lang kasi nabalitaan na si Jason ay ganyan. Pero
Maraming sasabi. Pero ngayon ko lang nakita na nahuli. Nakakuha sa mga sospek ang nasa 10 gramo na amoy shabu na may street value na 68,000 pesos. Itinago pa ni Garcia ang droga sa kanyang underwear. Pero giit niya, hindi siya nagtutulak ng shabu. Hinuli lang po ako. May nakuha ba sa yung droga? Wala po. Umami naman ang dalawa pang sospek na sila ang inuutusan ni Garcia na mag-abot ng droga sa mga parokyano kapalit ng pera. Gipit lang sir. Magkano binibigay sa'yo? Maliit lang, 500 lang mga gano'n. Mahirap po maghanap ng trabaho. Magkano naman kinikita mo dyan? Depende po sa ano, porsyento lang po. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Boom Puso para sa Pilipino. Ilang residente apektado sa pagbaha na dulot ng malakas na ulan sa Cebu City. Sa Talisay City naman, nasira mga bahay at bangka dahil sa malakas na hampas ng alon. Yan, at iba pang balita mula sa host ng At Home with GMA Regional TV, ang GMA Mindanao na si Argil Relator. Argil! Igan, 7 tripulante ang na-rescue matapos lumubog ang kanilang barko sa Misamis Oriental. Samantalang 15 pamilya ang inilikas sa Zamboanga City dahil sa baha. Sa Cebu City, ilang residente rin ang apektado sa pagbaha na hatid ng malakas na ulan. Narito ang aking Ronda Provincia. Sa Sugbong Kogon, Misamis Oriental, 7 tripulante ang iniligtas matapos lumubog ang barkong sinasakyan nila sa karagatan ng Barangay Manga. Karga nito ang mahigit sa 13,000 case ng beer na dadalhin sana sa Siargao Island, Surigao del Norte mula sa planta nito sa Upol, Misamis Oriental. Mahigit 4 oras umanong palutang-lutang ang mga tripulante bago sila na-rescue sa tulong ng MDRMO at Philippine Coast Guard. Samantala, dahil sa malakas na ulan sa Zamboanga City, inilika sa Talisayan Elementary School sa Zamboanga City ang 15 pamilya matapos binaha ang kanilang lugar. Pansamantalang naninirahan ang karamihan sa mga babae at bata sa paaralan, habang ang malalaki ay bumalik sa kani-kanilang mga bahay. Pumunta rin ang mga opisyal ng barangay para kumbinsihin ang mga naiwang residente na lumikas. Binigyan na rin ng pagkain ang mga apektado sa baha. Ayon sa Zamboanga City Social Welfare and Development Office, nasa 188 na mga bahay ang nasira dahil sa malakas na ulan at hangin mula pa noong Linggo. Sa tala naman ang Zamboanga City Agriculturist Office, nasa 75 na hektaryang palayan ang nabahaan na nakaapekto sa 35 na magsasaka sa lugar. Dinala na ng mga mangingisda sa gilid ng kalsada ang kanilang mga bangka para hindi matangay ng malalaking alon sa dagat. Ito'y dahil pa rin sa hanging habagat na nakaapekto sa Zamboanga Peninsula at iba pang bahagi ng Mindanao. Nakaranas rin ang Cebu City ng mga pagbaha na nakaapekto sa mga residente lalo na sa Sitio Tambisan, Barangay Tisa. Kaya heto ang hitsura ng bumagsak na bahay ng mag-asawang senior citizens dahil sa malakas na agos ng tubig baha. Ligtas naman ang mga matatanda na dinala na sa ligtas na lugar. Ayon sa mga residente, lagpas tao ang lalim ng baha dahil sa walang humpay na pag-ulan. May mga bakod rin na bumagsak dahil sa baha. Ayon sa mga residente, bawat taon lumalalim ang tubig na kanilang nararanasan. Mangayo tamig ka ng bisagamay lang akoan ba? Hihingi sana kami kahit kaunting tulong, at least maayos itong bahay namin. Sira talaga, as in sira. Sinuri na ng CDRRMC ang lugar kasama ang dating kapitan ng Barangay Tisa na ngayon ay City Councilor na si Philip Zapra. Ayon sa CDRRMC, posibleng dahilan ng problema ang site development na nasa paligid. Mo ni pinaka worst na hitabo ron sa Sitio Tambisan with 8 feet ang gitas on sa ilang drainage, so lapas kyo kayo. So mo nang nakikoordinate sa mga barangay officials and we want to revisit sa mga drainage plan aning mga ongoing construction from the highland ng mga establishment. Nangangako naman ang lokal na pamahalaan na hanapan ng long-term solution ang problema. Nawagan ko, although I am part of the city government, but yes, we have to be serious on this. We really have to address this problem once and for all. Kay daghan kaayong residente town ang napiktuhan. Sa lungsod naman ng Talisay sa Cebu,
Nasira ang mga bahay ng mga nakatira sa sitio Litmon, Barangay Dumlog at masasakyang pandagat, sira din dahil sa malalakas na alon. Ang mga residenteng apektado, nakisilong sa kanilang mga kapitbahay. Binisita rin ang search and rescue team ng Talisay City Police ang coastal areas para magbigay babala sa mga taong balak maligo sa dagat at mga mangiisda. Nagdulot ng pagbaha sa ilang bayan sa Iloilo ang halos walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulan sa probinsya mula pa noong nakaraang gabi. Sa National Highway sa bayan ng Miyagaw, Iloilo, halos hindi na makadaan ang mga sasakyan dahil sa taas ng tubig baha. Makikita pa sa video ang pagkatumba ng puno ng kahoy na dahil sa malakas na ragasan ng tubig baha. May ilang bahay na pinasok na ng tubig at may na-recording paggalaw ng lupa. Tumaas din ang tubig sa mga kalsada sa bayan ng Pavia, Iloilo at ilan pang mga bayan sa Iloilo. Iganyan ang latest mula dito sa Davao City. Abangan mamayang alas 8 ng umaga ang At Home with GMA Regional TV na mapapanood sa buong Mindanao. Pagkatapos yan ng unang hirit. Igan? Argel, gusto lang namin kamustahin yung panahon ngayon dyan sa Davao at Mindanao. Igan, pinaiiral pa rin rito ang maging alerto at handa sa panakanakang mga pag-ulan dahil napakainit sa tanghali, ngunit malalakas naman ang ulan ang naranasan pagdating ng hapon at gabi. Igan? Maraming salamat, Argel, Relator. Samantala, may nakataas na rainfall advisory ang PAGASA sa ilang lugar sa Luzon dahil po sa Tropical Storm Leon. Ayon sa PAGASA, hanggang malalakas na ulan ang nararanasan ngayon sa Aurora at Isabela. May hanggang katamtamang lakas ng ulan naman sa Nueva Vizcaya at Quirino. Pinag-iingat po ang mga residente ng nabanggit na lugar sa banta ng flash flood at landslide. Posibleng tumagal ang mga pag-ulan hanggang pasado alas 8 ngayong umaga. Samantala, nahulikam ang pagnanakaw ng isang menor de edad sa isang tindahan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa Pangasinan naman, isang lalaki ang namatay matapos matusok ng kinakalawang na pako ang paa. Narito ang Ronda Probinsya. Patay sa tetanong isang lalaki sa Malasiki, Pangasinan, nakaapak ng kinakalawang na pako, si Florendo de la Cruz, na isang construction worker. Malala na raw ang impeksyon na mapagdesisyon ng dalhin siya sa pagamutan. Paalala ng mga eksperto, huwag baliwalain ang simpleng sugat. Ilan sa mga sintomas ng tetano ang mataas na lagnat, paninigas ng leeg at ibang bahagi ng katawan at hirap sa pagluno. Sa General Trias, Cavite, patay ang dalawang construction worker matapos pagbabarilin habang nagbabakod sila sa isang bakanting lote. Sugatan naman ng isang security guard na tinamaan ng bala sa kaliwang braso. Aniya, nagulat na lang sila nang paulanan sila ng bala ng mga di pa kilalang salarin. Iniimbisigahan na ang insidente. Nahuli kam ang pagnanakaw ng isang minor de edad sa isang tindahan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Makikita ang suspect na nakatayo sa may cashier area. Gamit ang gunting, pilit niyang binuksan ang drawer kung saan nakalagay ang pera. Nang mabuksan, dali-dali niyang kinuha ang pera, sabay sibat. Ayon sa may-ari, nasa 5-6,000 piso ang natangay ng suspect. Hawak na ng DSWD ang salarin. Tinutugis pa ang dalawa pang kasama ng suspect. Isang sunog ang sumiklab sa tatlong palapag na gusali sa Canelar, Zamboanga City. Matagal na raw abandonado ang gusali ng dating Universal College. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Yan ang unang balita. James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino. Sa wakas, naku, makakauwi na po sa mga probinsya sa Western Visayas ang ilan nating mga stranded na pasahero. Diyan pa rin sa Manila North Harbor. Pero meron pa rin pong ilan sa kanilang hindi pa rin daw agad makakauwi dahil sa kakulangan sa dokumento. At live mula sa Manila North Harbor, may unang balita si Corinne Katibayan. Corinne? Connie, good morning. Dumating na ang araw na hinihintay ng ating mga locally stranded na kababayan dito sa Manila North Port. Makakauwi na kasi sila matapos natanggalin ng IATF ang moratorium sa pag-uwi doon. Pero mayroon pa rin iilan na hindi makakauwi dahil sa kulang na dokumento. Ganito na buhay ang mga tinatawag nating locally stranded individuals ng ilang buwan. Natutulog sa sahig at nakakakain lamang kapag may nag-aabot ng tulong. Kaya nang nalaman ni Mildred Robles na makakauwi na siya sa Isabela, Negros Occidental, lubos ang kanyang pasasalamat.
na stranded siya rito sa Maynila mula Marso dahil hindi natuloy ang biyahe niya pa Hong Kong, kung saan magtatrabaho sana siya bilang OFW. Matapos ang ilang buwan na paghihintay, makikita na niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Finally, makaka-uwi na rin kami. Thank you sa mga official namin doon sa Bacolod na pinayagan kami na makauwi na po. Kasi dapat 30 pa daw yung ano namin, hanggang 30 pa daw yung lockdown doon sa Bacolod. At least makaka-uwi na kami. Pinayagan ng governor namin doon na makauwi kami. Nang magka-pandemya, hirap na hirap si Greg Somi sa paghahanap buhay. Natigil kasi ang pagtitinda niya ng inihaw sa Batangas City. Kaya nagpunta siya rito kasama ang kanyang pamilya at nagbaka sakali na makakauwi sa Iloilo. At mamayang hapon, makakabalik probinsya na raw sila. Doon kami mag-umbisa ng konting kabuhayan, kung ano man. Magtitinda siguro uli para bumalik yung dati naming sigla at saka makapag-umbisa uli. Oo nga, excited lang po. Pero hindi lahat ng nandito ay nakatanggap ng mabuting balita. Si Darlene Rivera at ang kanyang pamilya may tiket na raw pauwi ng Negros Occidental. Ang problema, kulang ang letter of acceptance mula sa kanilang LGU. Manawagan sana po ako na mabigyan po na acceptance ng LGU po namin diyan po sa kabangkalan sa Negros Occidental. Para po makasakay kami ngayon sa barko kasi po hindi po kami pasakay ng barko pag kulang pa kami ng requirements. Ayon kay Kabangkalan Mayor Pedro Zayco, 300 na LSI ang nabigyan ng notice of acceptance. 270 lang daw ang kapasidad nila sa kanilang quarantine facility, kaya sa ngayon hindi sila makakabigay. Magbibigay daw sila kapag may bakante na. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipino. Bilang tulong ngayong pandemya ay pinamigay sa mga residente ng isang barangay sa Baguio City ang mga oversupply na gulay mula sa La Trinidad. May unang balita si Darlene Kay. Maraming taga Baguio City ang gipit ngayon dahil sa pandemya. Sa gitna nito, isang barangay ang nakaisip ng paraan para matulungan ang kanilang mga residente. Ito'y ang libreng gulay sa barangay na inilunsad ng Barangay Gibraltar. Ayon kay Barangay Captain Nemesio Huwag, kaisa nila dito ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa Benguet. Dahil sa oversupply, mabuti naman para pakinabangan ng mga kasama natin. Marami akong nakikitang mga barangay official din na pumupunta doon, pumukuha o barangay officials ng Baguio City. Nakita-kita kami doon sa trading post. Mas maganda ibigay kasi nakakatulong tayo. Iginatuwa naman ito ng mga residente. Malaking tulong sa mga barangay ito, lalo sa amin. Talagang nangangailangan. Well, sana magtuloy-tuloy ng ganito pagtulong nila. Yan ang unang balita sa Baguio City. Darlene Kay, Buong Puso para sa Pilipino. Nakipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte kina Senate President Tito Soto at House Speaker Alan Peter Cayetano kagabi. Kasama rin sa meeting si Senador Bongo at House Majority Leader Martin Romualdez. Pinag-usapan nila ang mga hakbang para mapuksa ang korupsyon at red tape sa gobyerno. Ay kego, handa si Pangulong Duterte na maging resource speaker sa pagsulong ng mga batas kontra red tape at korupsyon. Samantala, sang-ayon daw si Pangulong Duterte sa mungkahi ni Senate President Tito Soto na ang Finance Secretary ang maging chairman ng PhilHealth. Unang binanggit po ni Soto sa unang balita kahapon na dapat Finance Secretary at hindi Health Secretary ang maging ex-officio chair ng board. Ang kailangan sa PhilHealth, nag-file ako ng bill ngayon eh. Ang ginagawa ko chairman ng PhilHealth, ng Secretary of Finance. Mm-hmm. Dapat nakakaintindi sa business yung ano, ha? Hindi ba? Uh-oh. Yun ang dapat na chairman, Secretary of Finance, hindi yung Secretary of Health. Pero dahil nakasaad po sa batas na hindi po pwedeng palitan ang Health Secretary bilang PhilHealth Chair, ipinapanukala niyang amyendahan ang Universal Health Care Act at ayusin ang board ng PhilHealth. Sa isang tweet ng senador, nakausap na raw niya ang Pangulo at sumang-ayon naman daw ito. Tutulong bilang counsel si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa reklamo laban sa ilang opisyal ng China sa International Criminal Court.
Ang reklamo ay inihain ni na dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa reklamo, ipinapanagot si Chinese President Xi Jinping at iba pang Chinese officials para sa anilay crimes against humanity. Dahil yan sa umano'y pagsira ng China sa kalikasan sa West Philippine Sea at pagpigil sa pangingisda sa lugar. Ibinasura na ito noon ng ICC pero naniniwala si Del Rosario na i-reconsider ito ng korte matapos silang magsumite ng mga bagong ebidensya. Ayon kay retired Justice Carpio, naniniwala siyang susunod pa rin ang China balang araw sa iginawad na panalo sa Pilipinas ng International Arbitral Tribunal kaugnay sa agawan ng teritoryo. Kung wala mang gawin ang kasalukuyang gobyerno, dapat raw na kumilos ang susunod na administrasyon. Hiniling ng Philippine Medical Association sa General Santos City na isailalim ang lungsod sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ng 2 linggo. Ayon sa samahan, patuloy kasing dumarami ang kaso ng COVID-19 sa lungsod na kinabibilangan ng medical frontliners. Sa kanilang datos, hindi bababa sa 10 doktor, nurse at medical staff ang kumpirmadong may COVID-19. Naka-quarantine naman ang 12 doktor, 120 nurse at 117 medical staff. Sa kabuuan, halos 200 na ang kaso sa lungsod. Karamihan ay hindi pa gumagaling at may 8 nang namatay. Lampas 5 milyon na ang tinamaan ng COVID-19 sa India. Ayon sa kinatawa ng World Health Organization doon, mas malala pa ang sitwasyon kumpara sa science fiction. Desperado na sa oxygen supply ang maraming ospital doon. Mahigit 80,000 na ang nasawi. Ikalawa na ang India sa may pinakamaraming kaso ng sakit sa buong mundo. Nangunguna pa rin ang Amerika na may mahigit 6.6 million cases. Ika-21 naman ang Pilipinas na isa sa may pinakamatagal na lockdown sa buong mundo. Eksaktong 6 na buwan na mula nang i-lockdown noon ang buong Luzon. Sa kabuuan, halos 30 million na ang COVID cases sa buong mundo batay sa datos ng Johns Hopkins University and Medicine. Ngayong new normal, nakaisip ng new way of dating ang Kapuso couple na sina Juancho Trevino at Joyce Pring. Sinurprise ni Juancho ang kanyang wifey imbes sa restaurant, isang dinner date sa likod ng sasakyan ng paandar ng ating Village Barkada. In-order ni Juancho ang ilan sa mga paborito pagkain niya ni Joyce at in-enjoy na mag-asawa ang kanilang date under the stars. Mala Captain Ri at Yoon Seri ang prenup video ng newlywed couple sa Sultan Kudarat. Yan ay sina Congresswoman Bai Rihan Manguladato sa Kaluran at Police Lieutenant Al Shadat Hassan J. Abdurajak. Viral ang kanyang prenup theme na Crash Landing on You Inspired. Mahigit 5 taon at mala K-drama din daw ang kanilang love story dahil tutol daw ang kanilang pamilya noong una. Si Congresswoman Rian ay isang Magindanawan at si Police Lieutenant Jay naman ay tausog. Nag-viral din ang kanilang engagement na sumusunod sa Muslim tradition. September 5 sila kinasal at ginawa ang pagkawin o ang kasal sa tradisyong tausog.